Kasi alam ko naman sa sarili ko na wala naman akong ginawang masama. Feeling ko time na rin para sabihin kung ano yung nararamdaman ko. And to make it short, punta tayo ng June 1. June 1 ako dumating dito kasi nakapag-usap kami nila. And si Dai yung tipo ng kaibigan na 5 years na kasi kami magkakilala and every time na mag-rant ako sa kanya sa group na tara na kasi pulang na kasi gawa na tayo ng kanta. Ba't ako nakagpad dito? Yun lang. Hindi pa ba obvious para gumawa ng kanta? So, June. Buti na mayroon ka ng proweba ako na nag-send pa ako ng picture namin ni Ate Najila na nandito ako kilala. Tapos, ewan ko ah, kung ano pumasok sa utak ng nanay ko. Kasi syempre yung nanay ko, stress din yun sa tindahan, sa mga ginagawa niya sa araw-araw. So, siguro na aning lang yung nanay ko, ewan ko kung sinong umaning ah, para makapag-post siya ng ganun. Sobrang okay nung hiwalay namin. Anong petsa ko, umalis sa condo, May 26 kasi mag-birthday yung nanay ko kay Nabuasa. Tapos, shinare niya yung post ng nanay ko. Hindi ko alam kung at yung paandar na gusto niya. Kasi bago kami maghiwalay, sabi ko, teka lang, huwag muna tayo mag-post agad kasi hindi lang naman tayo yung dalawang tao sa mundo. May mga nagmamahal. Kaya natin sila makaramdam din kung tayo mag-post na hiwalay na tayo. Eh puta, pagkagising ko, bigla ba namang may breakup post? Tapos, shinare niya yung pinost ng nanay ko. Ang kinomment niya pa, isang linggo na daw pala ako dito. Kasta. So, ayun po na inalasab. Wala na paandam nito. Taong to. Like, wala naman akong ginawa sa kanya. Like, hindi ko alam kung ano talagang pumasok sa isip niya para mag-comment siya ng ganun. Actually, siya naman talaga nagpalaki nito eh. Siya may gawa nito eh. Tapos ngayon, may nag-comment daw kasi sa post na pinost niya sa Ryan ko, napadelete siya ng post. Alam naman natin lahat na may scandal siya. So, nung lumabas yun, napadelete siya. Paliwanag ko lang din kung ba't kami naghiwalay. Sa loob ng dalawang taon, hindi naman kami magtatagal kung hindi naman din namin pinilit magtagal. Like, kung hindi naman namin talaga pinilit na ayusin kung ano yung mga pinag-awayan namin. Pero kasi dumating na ako sa point na sobrang ayoko na din. Sobrang toxic, yun lang. And siguro hindi ko rin naman siguro ang kasalanan, di ba, na pumawala ako. Kasi ano ba mas pipiliin ko, yung relasyon na pipilitin ko bang salbahin o yung sarili ko na nawawala na din sa relasyon. So, kinailangan ko din naman na makalaya ako. And promise, sobrang sarap lang din sa pakiramdam na ayun, nawala na. And ayun nga, napag-usapan na namin yung breakup. Sabi nga namin, huwag mo na magpo-post. Pero ayun nga, issue siya eh. To gusto niya, di ba? Sa akin lang, nagpaniwala kasi agad yung mga tao na 1 week daw akong nandito. Then for me, gusto ko lang din naman linisin yung pangalan nila. Kasi, porket ba nakasama ko si Da, ganun na agad yung iniisip sa akin. Mali yun. Kasi sobrang naging mabuting kaibigan din naman sa akin si Da. And never naman akong pinakitaan na kung ano-ano mga motibo na kung anong iniisip nyo. So yun lang, gusto ko lang din iklaro yung pangalan niya kasi hindi siya yung reason ng breakup namin. Sobrang gago naman kung ganun. Walang nagloko, wala kaming third party, ang sa amin lang toxic kaming dalawa. Toxic kami sa relasyon naming dalawa na, ay nga, hindi na rin namin kinaya yung patoxican. Kasi ang hirap nga naman, insecurities namin nagtatalo. Kumbaga, ang daming bawal, pag may ganito, may masasabi. So ako, tama na. So, yun yung rason kung ba't kami naghiwalay sa lahat ng mga nagtatanong. So, sa mga nagsasabi na, ah, parang putang ina, wala nang kay Rice, hindi nyo lang alam
na hindi nyo lang alam yung impact sa akin na masakit din naman makipag-uwalay. Siyempre, dalawang taon din yung pinundasyon namin, dalawa. And hindi nyo rin alam kung ano yung inner demons ko. Pero mas pinapakita ko kasi na chill lang ako. Na hindi kasi ako ganong tao eh, na parang palaban. Na hindi ako nagkukot. Alam mo yun, hindi ako nagkukot ng attention for love. Kasi sobrang dami na ikisaw-saw. Lalo ka na makagago, wala akong pinagawa sa'yo. Kaya huwag mo akong sasabihan po-po. Kasi kung ano yung pinaliwalaan mong one week, tanga ka, magbasa ka, check your facts, yun lang. Kasi isang araw na naman ako hindi nakapagparamdam sa'yo one week yun. Magbasa-basa ka, puro ka kasi pauso eh. Ang hilig mo, kasi alam mo yun, ang hilig mong makikita. Oh yeah.